Last September 15, nagtimpla tayo ng kalahating animal manure, kalahating garden soil, at saka sirin. At nilagay natin dito sa hinalo natin mabuti at nilagay dito sa seedling tray. Ito, mabibili na binili ko pala ito sa Shopee. Itong seedling tray ito. Kasi naghanap ako diyan sa mga tinda-tindaha, sa mga ano, sa doon sa sentro, wala talaga akong mahanap, kaya doon na lang ako nag order sa ano, sa Shopee. Ano eh, mura lang naman. Ito, affordable, kumbaga. Sa pagkatapos ng ilang linggo, nalagyan na natin ito ng ano, ng buto. Ayun to, ganyan. Nalagyan na ng buto. Pagkatapos ng ilang linggo o ilang araw, ganito na ang kinalalabasan na tumubo na. Almost 85% or 90% ang tumubo. Itong talong kasi ito eh. Talong na Banati King. Ngayon lang ako naka-seedling ng Banati King, kaya obserbahan natin kung ano ang performance niya sa field. Sabi nila marami daw itong bunga, pero mas mabutin kung tayo mismo ang makakaalam. Ma-experience din natin na magtanim ng Banati King. Pagkatapos ng ilang buwan ito, pwede na ito nating i-transfer doon sa ating plot. At ito naman, September 17 ito. Tingnan mo, tingnan nyo. May ilan-ilan ang tumubo. Ayan. Nilagyan na natin ito ng animal manure para matulungan din ang mga ating halaman na makakuha ng nitrogen. Kasi itong animal manure, mayaman ito na sa nitrogen at pangpabulas ito ng kanilang mga dahon. Tapos nito, didiligyan na lang natin ito. Ang pagdilig po dito ay ganito. Para magiging moisturized ang ano niya. Ito lang muna ang record natin by next week or mag-update lang tayo kung ano ang kinalalabasan ng ating siminyang talong.